iba si Alice ko, ah. Talagang ang buhay niya punong-punong ng kasinungalingan. Tama yung suspended si Alice Guo, pero lumalabas hawak niya yung konseho, di ba? So majority of them supports her. Tapos yung mga tao sa Bamban, hindi out of the question na kung tumakbo siya uli sa 2025, mananalo siya uli kung hindi siya matanggal by Covarrubias. So siguro dumuha tayo sa political aspect, no? Ano ba yung mga options para at least naman matanggal, ma-excise siya doon sa kanyang situation kung saan kontrolado niya yung local politics. Alam mo, Christian, sa mga normal na tao ng katulad natin, I'm sure ikaw rin, pag isang beses ka lang magsinungaling, parang ang bigat na sa puso mo eh, di ba? Parang bigat ka na, lalo na kung malapit sa isang kaibigan o malapit na tao ka nagsinungaling, parang ang bigat na ng puso mo dahil, alam mo, deep inside, mali yan. Nabubuhay siya sa sinungaling. Araw-araw, minuto-minuto, segundo-segundo, dahil pinanood ko yung kanyang campaign speech eh. Sinabi niya point blank, ako ay Pilipino, tatay ko Chinese, ngunit nanay ko Pilipino, Pilipino ako at gusto kong maglingkod sa inyo. Pero alam niya na hindi siya Pilipino. Alam niya na hindi siya karapat-dapat tumakbo. Pero she lives in lies. Eh. At ibang klaseng tao yung ganun. Ibang hindi katulad natin yan na normal na nakukonsensya. Hindi siya nakukonsensya magsinungaling segundo-segundo. At even pumunta sa Senate, napanood mo naman yung Senate hearing. Talagang from start to end, puro kasinungalingan. At now, alam natin katotohanan. So, ibang klaseng tao siya eh. Hindi siya normal na tao. Kaya, hindi malayo na siya rin ang may pasimuno ng Pogo at Pogo Hub in Bamban. At ang ebidensya, mabigat na rin. Lumalabas na rin yung ebidensya sa human trafficking. Even tax evasion ngayon, lumalabas na. So, siya ay talagang built to lie, no? Marunong talaga siya magsinungaling. At ngayon, nakikita natin na malalim yung kanyang galamay pagdating rin sa Pogo dahil meron ring mga information kami na konektado rin siya dito sa Porac na Pogo Hub. Sige. Bago natin puntahan yung connection niya dito sa Porac, no? Na binisita niyo. Okay. Built to lie sinasabi niya, no? Di ba tinanggal na siya sa NPC? You're a member, yes, of the Nationalist People's Coalition po, no? Tama. Yes. Eh, technically, alam natin yung takpo ng politika sa Pilipinas. It doesn't matter kung NPC ka o hindi, kung wala kang partido. Basta hawak mo yung local politics, mananalo ka dyan, di ba? Tama ka dyan. So, actually, magandang tanong yan, Christian, because nung umikot ako sa Bamban, I went around Bamban, at na-curious ako, ano ba yung Bamban? Bakit doon nagpatayo yung Pogo? At nakita ko may mga support tarpaulins, no? I'm not sure kung yun ay concerted effort or individual, but dapat malaman din ng mga kababayan natin sa Bamban na naloko sila, no? Naloko sila nitong taong to, nagsinungaling, nagbigay ng maling impormasyon, talaga nagsinungaling para makuha yung boto at proteksyonan yung negosyo niya sa Bamban. Yun ang objective eh. Manalo, proteksyonan yung Pogo Hub sa Bamban. At ang nakakatakot dito, Christian, kung hindi pa natin natuklasan to, tuloy-tuloy na ito. Magko-congressman na yan, mag-governor na yan. Sa laki ng perang umiikot, lahat pwede niyang gawin eh. Mm-hmm. By the way, nung bumisita kayo sa Bamban, hindi ba kayo tinitigan na masama ng mga tao? Sa kotse lang ako. Hindi ako bumaba. I was advised, huwag ka na bumaba. Kasi na-curious lang Delikado. Ako. Sa lahat ng lugar, bakit Bamban? Ano ba meron doon na wala ang Valenzuela? O wala ang Makati? Mm-hmm. O wala ang Quezon City? So wala eh. Bamban is a third-class municipality na very agri-based, agriculture, tsaka poultry, piggery-based na lugar. At kaya nga siguro dyan na-invento ni Alice yung lumaki sa farm. No, because it's really a farming area. So, hindi ako bumaba doon kasi sabi ng mga security, wag na, Sen. Buti nga, hindi kayo pinapreswanan ng grata, kayo ni Rizzo Ontiveros eh. Pwedeng gawin yun. Hindi, at atin naman para sa kabutihan rin ng lahat. No? Hindi lang naman to pang national, kundi para sa mga kababayan natin sa Bamban dahil sila ay naloko. Kung, imagine kung si Alice ko pa rin ang mayor dyan, itong Pogo Hub, tuloy-tuloy yan.
tuloy-tuloy mag-ooperate yan. At katulad na nakita natin sa Porac, yung torture. Doon sa Porac kasi nakita rin namin na meron ng mga Pilipino na kinulong doon eh. At may evidence. Hindi lang Chinese or foreigners. Hindi lang, hindi lang. Pati yung mga local na rin. Dahil nga, lalo na yung mga prostitutes, no? Yung mga kababaihan na dinala doon ng bugaw. Kasi may nag-confess na bugaw eh. Na siya nagdadala ng babae doon. At hindi na pinapalabas yung mga kababayan natin. Once na nandoon ka, hindi ka na palalabasin doon. So, just imagine gravity nung crime doon. Ano yung parang ginagawang sex slaves doon sa Buguhan? Nakita kasi namin, Christian, yung configuration. Sa baba, KTV. Sa taas, mga kwarto, parang motel. Tapos sa taas niya, yung tulugan ng mga babae. Ang laki. Siguro, ina-estimate namin mga 60 plus na kama eh. So, siguro 60 plus na babae kaya doon. No? At may bugaw. May bugaw na nag-confess na siya yung nagdadala ng babae. Of course, may sinasabi niya, hindi wala siyang kinalaman. Pero siya talaga yung nag-connection, may connection doon. No? At ang sinabi na, pag andoon ka na, hindi ka na palalabasin, doon ka na matutulog, bababa ka na lang doon sa KTV para mag-entertain ng customers. So lumalabas yung hub na to, parang isang city on its own. Tama ba? Yes. It's a self-contained facility. Yan ang nakita namin common sa mga Pogo Hub, Christian. Self-contained siya. Wala nang labasan. At isa pang common sa mga Pogo Hub, lahat sila may safety deposit box. At pagbubuksan yung safety deposit box, andun yung pera, nandun yung passport, andun yung SIM cards. Common yan sa lahat ng safety deposit box. So, ang school of thought, ang chain of thought ko nga, itong mga operator na ito, iisa lang. Kasi parang template siya eh. No, dinadala lang sa iba-ibang lugar, templated siya. At again, hindi ko lang masabi in detalye, pero according to PAO, yung mga foreign criminal syndicates, yung mga sindikato, na-detect nila na pare-pareho lang. Iisa yung iba pare-pareho. At umiikot-ikot lang sila sa iba't ibang parte ng ating bansa. Okay, so mayroon silang protocol sa sinusunod sa iba't ibang Pogo Hubs? Yan. Meron silang template na sinusunod. Template, okay. Na self-contained. Yung safety deposit box for what, John? Para safekeeping ng ano? Safekeeping ng passports. Kasi yung mga foreigners na dinadala nila doon, wala na rin labasan yun. At marami sa mga foreigners na loloko. In fact, may nakita kong documentary. Ipo-post nila sa Facebook. We need 20 chef or waitress. We will pay, let's say, $1,000 or $2,000. Pagpunta ng 20 dito, kunwari, dadalhin sa restaurant o gagaling sa resort, kukunin yung passport, ikukulong na doon, itatago na yung passport. May mga ganun rin na kwento at testimonies na nakuha yung Human trafficking talaga yan. At nakakahiya. Pilipinas pa yung nagiging hub. Mm-hmm. Yung ito pala, bago ko puntahan yung sinasabi niya na connection ni Alice Guo dito sa Porac, Pampanga, Pogo Hub. Kasi nga, gusto kong may konti pa akong tanong dun sa ano eh, sa local politics sa Banban. Kasi alam naman natin, yung patronage politics malalim yan dito sa Pilipinas. Eh, miski issue sa atin siguro tsaka sa maraming Pilipino hindi naman Pilipino yan eh. Pero doon sa mga natulungan niya dahil sa patronage politics na pinalaganap niya sa Bamban, pwedeng iba pa rin iniisip nila eh. At kung makatakbo siya uli next year, ibuboto pa rin siya. So problema niyo pa rin siya hangga't siya natatanggal, di ba? Tama. Kaya nga importante, two steps process tayo, no? At narinig ko sa PSA na nag-submit na sila ng recommendation sa Solgen na i-cancel na yung kanyang birth certificate. So that's step one. Magfa-file lang yung Solgen ngayon ng petition to cancel her birth certificate sa korte at matibay na evidence. So tingin ko maka-cancel na yan. At pangalawa, co-warranto case para matanggal siya sa pwesto. Dapat mangyari na rin yan bago mag-October of 2020 this year, 2024, dahil filing of candidacy na. No? So, tingin ko matibay na ang ebidensya. So nasa kamay na ngayon ng Solgen yung pagpa-file. At kahapon nakita ko rin sa news, sabi ni Solgen, na ito na yung ebidensya ang inaantay namin. So parang may exclamation mark pa. So tingin ko very ano rin siya, natuwa rin siya na meron na siyang magagamit na matibay na ebidensya.
Isang palang danger yan. Paano ko matanggal o hindi na makatakbo si Alice Guo dahil tatanggalin siya by Covaranto, eh yung susunod, baka naman yung pumalit sa kanya, hawak din sa leg ng mga Pogo. Diba? Yan ang mga nakakatakot eh. Nakakatakot talaga. Kaya ang laking perang umiikot eh. Ang fact dito, Christian, malaking perang umiikot. And nakita rin namin dito sa case ni Alice Guo na yung pera hindi dumadaan sa formal channels natin, yung mga dumaan man sa formal channels hindi dinideclare, no? So ibig sabihin hindi natin nakikita paano pumapasok yung pera at hindi natin nakikita paano, hindi nare-report sa gobyerno yung laki ng perang pumapasok. So ibig sabihin pumapasok siya, hindi natin alam, lumalabas rin siya, hindi natin alam kung pumupunta yun sa mga politiko, sa police, sa enforcers, hindi natin alam eh. Bulag tayo sa ganun eh. Grabe. Yung huling interview natin, sabi nyo, ano ba yun? Kinilabutan ako. Eto, hindi ko alam eh. Mas palala yung mga nadidirig natin eh. Anyway, puntahan natin yung... Go ahead. Exact description nga ni Dr. Casio dun sa hearing, horrific eh. Yung mga grupo, horrific criminal syndicates. Talagang, sabi niya, hindi lang niya masabi kasi ongoing pa. Pero based on their intelligence, grabe raw itong mga criminal syndicates na nandito sa atin. Hindi normal na mga magnanakaw to. Talagang pumapatay, nagto-torture, walang respeto sa batas natin. Sa usapin ng ito ay malinaw na ipinahayag ni Senator Gatchalian na si Mayor Alice Guo ay sadyang nabubuhay sa kasinungalingan.